Ano nga ba ang gagawin ngayon ng Pilipinas ngayong nahuli na si Alice Go? Siya nga ba ay papatawan ng habang buhay na pagkakulong? At ano na ang update kay Pastor Apollo Kibuloy? Nahuli na nga sa Indonesia ang matagal nang nagtatago na si Alice Go. At narito ang aktual na video ng paghuli sa kanya. Makikita natin dyan na tila ba siya ay nasa isang hotel. Kapansin-pansin rin na nagpagupit ito ng buhok. Malamang sa malamang ay para itago ang kanyang identity. Ayon sa panayam ng ABS-CBN sa NBI Director ng Pilipinas na si Jaime Santiago, wala pang malinaw na detalye kung saan nahuli at kung papaano nahuli si Alice Go sa Indonesia. And as of the moment of making this video, nasa kustodiya na ng Indonesia si Alice Go. At sa lalong madaling panahon, ito ay dadalhin na nga sa Pilipinas. Ang malaking katanungan ngayon, ano ang gagawin ng Pilipinas pagkatapos nito? At ano-ano ang mga parusa or kaso na haharapin ni Alice Go? Posible nga ba siyang makulong habang buhay? Mga kababayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na mayroong napakabigat na kasong hinaharap itong si Alice Go. Pero gaano nga ba yun kabigat? Ayon po sa Rappler, 2 complaint ang ibinigay kay Alice Go ng Department of Justice. Una ay ang qualified human trafficking at pangalawa ay money laundering. So umpisahan po natin ito sa money laundering na kinakaharap ngayon ni Alice Go. I think ang kasong ito ay magiging under sa Anti-Money Laundering Act kung saan ayon po sa Alboro Law, ang sinumang guilty rito ay pwedeng makulong ng 6 months up to 4 years at magkakaroon ng fine ng hindi bababa sa 100,000 at hindi naman tataas sa 500,000. So nakadepende pa rin sa bigat ng ginawa ni Alice Go ang kanyang haharapin na parusa regarding dito sa money laundering. Sabi nga po dito, pwede siyang makulong ng 6 months up to 4 years at meron pong all nakasunod. Ibig sabihin, may other option. Pwede siyang magbayad ng hindi bababa sa 100,000 at hindi naman tataas sa 500,000. In that case, kayang-kaya pong bayaran ni Alice Go kasi barya lang sa kanila yung 500,000. Pero nakalagay din po sa act na ito na kapag mas lalo nang lumalim ang kaso, eh pwedeng sabay na siya ay magbabayad ng penalty and at the same time, makukulong. Well, hindi man ako attorney, correct me if I am wrong, ang nakikita ko pong possible na maximum na parusa sa kasong ito ay 4 years na pagkakulong at 500,000 pesos na fine. Well, mabilis lamang ang 4 years. Alice Go is just 33 years old. At yung 500,000 pesos na fine ay sabi ko nga kanina, barya lamang yan kay Alice Go. But the problem is, this is not the only complaint na haharapin ngayon ni Alice Go. Meron pang isang complaint na mabigat ang DOJ. Ayon nga sa Rappler, siya ay haharap ng qualified human trafficking. At eto po yung sobrang bigat na kaso na pwedeng magdala kay Alice Go sa habang buhay na pagkakulong. Ayon po sa Philippine Commission of Women, qualified trafficking shall be penalized by life imprisonment and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. So kung babasahin po natin mabuti ang penalty sa batas na ito, life imprisonment and a fine of not less than 2 million but not more than 5 million pesos. Ang ginamit na word po ay and. Ibig sabihin, magkasama yan. Walang option. Ikaw ay magbabayad and at the same time, ikaw ay makukulong, hindi lamang makukulong, kundi makukulong habang buhay. So as of the moment of making this video, yung dalawang kasong iyon ay mga complaint pa lamang ng DOJ kay Alice Go. Hindi pa siya guilty. So ngayong nahuli na po siya sa Indonesia at nasa kustodiya na ng otoridad ng Indonesia, dadali na po siya dito sa Pilipinas para harapin yung mga complaint sa kanya. So pagdating po ng Pilipinas, hindi agad-agad napapatawan itong si Alice Go ng lifetime imprisonment. Marami pang mangyayari. Magkakaroon pa ng napakaraming hearing. Mukhang excited na ang buong Pilipinas na makitang muli itong si Alice Go sa hearing. Isa ka ba sa mga excited rito? Please comment hashtag yes or hashtag no. Ako, excited po ako dito. Well anyway, in relation sa hearing na ito ay mayroon pong binitawan si Senator Risa Contiveros na tila ba isang malaking konspirasiya para kay Alice Go. At narito po ang kanyang mga sinabi. Maaring hindi siya yung pinaka mataas pa. Maaring hindi pa siya yung pinaka malaking isda dito.
at yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuang 4 na taon ng imbestigasyon laban sa Pogo. In short, gusto pong malaman ni Senator Ontiveros kung sino talaga ang totoong amo nitong si Alice Go. Pwede po natin gamitin ang illustration na ito para ilarawan yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. So yung ibang mga bundok ng ICE ay maliit lamang yung nakalutang, pero meron palang mas malaki sa ilalim. So yung nakalutang na yon ay si Alice Go. At yung nasa ilalim, syempre yung mga mabibigat na tao na may hawak kay Alice Go. Yun po yung gustong tumbukin nitong si Senator Risa Ontiveros. So September 3 ng 11:58 PM, nahuli nga po etong si Alice Go ng Indonesian Authority. So makikita natin dito na matindi ang ginawa ng Indonesian Authority para mahuli ng tuluyan etong si Alice Go. Pero 2 weeks before siya mahuli, ay nahuli muna yung kanyang mga kasamahang tumakas. Una ay si Cassandra Leong at saka yung kanyang kapatid na si Sheila. At nung mahuli nga po itong si Sheila, ay dinetalye niya sa hearing kung paano sila tumakas mula dito sa Pilipinas papunta sa Indonesia. Sinabi niya na alas 7 ng gabi, sila ay sumakay sa isang puting van mula sa kanilang farm sa Bamban, Tarlac. At yung kanilang biyahe ay umabot raw ng 4 hanggang 5 oras. At pagkatapos po nun, sila ay dinala ng van sa isang unidentified na port. Hindi nila alam kung saan ang port na yon. Basta 4 hanggang 5 oras ang kanilang binyahe mula sa Bamban, Tarlac papunta sa port na yon. At pagdating po sa port na yon, sila ay sumakay sa isang maliit na bangka na kasya lamang ang 10 tao. At mula nga po sa maliit na bangkang iyon, sila ay inilipat sa isang mas malaking sasakyan na sa tingin po ni Sheila Go, ito ay isang fishing boat. At pagkatapos po nun, sila ay muling lumipat na naman sa mas maliit na bangka at nakapunta na nga sa Malaysia. Ayon po sa investigasyon ng NBI, possible na sa Banggao, Tawi-Tawi, sumakay ng speedboat si Sheila at Alice Go papunta sa Malaysia. At ayon nga sa statement ng NBI director na si Jaime Santiago, sabi niya, dahil po walang marka ang kanyang passport ng labas niyan sa Pilipinas, ay ang theory po namin ay gumamit ng backdoor. Alam naman po natin na sobrang dikit lang po ang Tawi-Tawi at Malaysia. At kung meron mang possible backdoor, ay dito po mangyayari sa Tawi-Tawi. At kinumpirma nga po ni Sheila Go na sila ay nanatili muna sa Malaysia ng mga ilang araw. At pagkatapos nun, sila ay sumakay ng eroplano papunta sa Singapore. At from Singapore, sila naman ay pumunta sa Indonesia. At dito na nga po sila nahuli sa Indonesia. As in, hindi sila tinigilan ng otoridad ng Indonesia. At dahil na rin sa kooperasyon ng Pilipinas sa naturang bansa, ay naging matagumpay ang kanilang paghuli kay Alice Go. At mukhang tinutukan po ng buong mundo ang balita patungkol rito. Katunayan nga, kalat na ngayon sa mga international news ang patungkol sa paghuli kay Alice Go. Ibinalita na ito ng mga sikat na international news outlet katulad ng The Guardian at BBC. Well anyway, dumako naman po tayo patungkol sa update ng paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po sa PNP, malapit na sila. Malapit na nilang mahuli si Pastor Quiboloy. Katunayan nga, sa latest update, natunto na nila ang pinaghihinalaang kwarto di umano ni Pastor Quiboloy. Dahil yung mga damit at sapatos na naroroon ay kasyang-kasya puro kay Pastor Quiboloy. Well, natunto nila Sir Tore ang room na yon dahil sa isang tip. At naniniwala po sila na yung kanilang natagpuan ay kwarto ng pastor. Sabi ni Tore sa isang interview, "It was a beautiful room with clothes and shoes that fit him. It was surrounded by rooms occupied by women based on what we found there." So sa statement na ito, makikita po natin na yung kwarto ni Pastor Quiboloy ay napapaligiran din ng mga kwarto ng mga babae. Pero ang nakakalungkot, kahit na nakita nila yung pinaghihinalaang kwarto ng pastor, eh hindi pa rin nila nakita doon si Pastor Quiboloy. Sa kabilang dako naman, ayon sa ulat ng PhilStar, Quiboloy ready to face US extradition process. Well, ito po yung binitawan na statement ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Israelito Torion. Sinabi niya, regarding sa charges of rape and human trafficking, handa na si Pastor Quiboloy na harapin ang mangyayaring extradition process. Sa mga hindi pa po nakakaintindi ng extradition, ganito po ang mangyayari. Ang US ay magre-request sa Pilipinas na kukunin itong si Pastor Quiboloy papunta sa Amerika.
At doon po sa Amerika, mangyayari ang kasuhan at mga hearing regarding sa mga charges kay Pastor Kibuloy. Ayon nga po sa abogado ni Pastor Kibuloy, if there is an extradition process, there is a strong possibility that we will face it because it is in accordance with the treaty. So ang katotohanan po niyan, kaya hinuhuli at tinutugis si Pastor Kibuloy ay dahil sa mga complaint ng Amerika sa kanya. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung ready pala ang kampo ni Pastor Kibuloy na harapin ang extradition process ng Amerika, bakit hindi pa rin siya nagpapakita ngayon sa otoridad? Ang possible na sagot dyan, maaaring mayroon pang iniiwasan or mayroon pang hinihintay si Pastor Kibuloy kaya hindi pa nagpapakita or nagpapahuli magpahanggang ngayon si Pastor Kibuloy para harapin yung kanyang mga charges. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang mga possible na dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagtatago si Pastor Kibuloy sa otoridad? Gayong handa naman palang harapin ng kanyang kampo ang extradition process na ibibigay ng US. I-comment yun na po sa ibaba ang inyong mga matalino at magagandang opinion para sa shoutout sa next na vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!